Hello guys! Isang maulan na umaga. And since it's Saturday, it's grocery day. Pero hindi tayo sa supermarket pupunta. Tara, samahan nyo kaming mamili sa Costco, sa isa sa mga pinakamalaking wholesale store dito sa Japan. So it's a 45-minute drive, usually mula sa bahay. Pero today, smooth ang aming biyahe at narating namin ang store within 30 minutes. At mukhang swerte kami today kasi walang traffic or pila pagpasok sa mga parking space. Kasi usually guys, mula dito sa lugar na to hanggang doon sa entrance ng Costco, sobrang pila. Medyo gloomy ang weather today kaya feeling ko konti lang ang tao. So bago ka pumasok dito sa Costco, kailangan mong ipakita ang iyong membership card dahil kung wala ito, hindi ka papapasukin. Ang Costco guys, originally ay from America. So ang mga paninda nila dito ay galing sa iba't ibang bansa pero usually America. Pero meron ding mga galing Japan or made in Japan na products. At dahil ito ay wholesale store, expect na pang maramihan ang kanilang mga paninda. At tara, lakad-lakad tayo para makita ninyo kung ano-ano ang kanilang mga paninda. So dito sa corner na to ang mga branded bags like Coach, Louis Vuitton. At sa side naman na to ay ang kanilang mga damit. So made in America po lahat ng mga damit nila. At since winter, wala pa tayong mabibiling pang summer. Kaya skip muna today. At kapag nagawi ka dito sa Costco, hindi mo pwedeng i-skip ang free taste. So nagpapa-free taste si ate ng grapes. So tikman natin. Galing din sa Amerika ang grapes na ito. Masarap naman siya kaya lang mas gusto ko pa rin yung lasa ng grapes dito sa Japan. At dito sa corner na to nakita ko yung naka-sale na mangoes. So galing pa siya sa Mexico. Pero since favorite ko ang mangoes, bibili ako ng ilang packs kasi mura na siya. Kapag sa supermarket mo to bibilhin, ang isang piraso ay nagkakalaga ng 150 to 200 pesos. Pero dito guys, 80 pesos ang isa. At meron din silang tindang apple mangoes. At sa side na to, mga bananas at mga iba't ibang klase ng vegetable. At meron din silang dates galing sa Middle East. Gusto ko sanang itry kasi sobrang mahal. At dito yung corner ng mga pastries or mga tinapay. Sobrang lalaki ng kanilang mga serving guys. Since tatlo lang kami, kahit gusto kong bumili, hindi namin siya mauubos kaya hindi tayo bibili today. Ganun din sa mga cakes nila. So 1,000 pesos yung isang tiramisu. At ayan guys, puro tinapay yan. Sobrang lalaki. Masarap naman yung tinapay nila kaya lang mahirap ubusin. At tignan nyo ito, para siyang pandesal guys, so bumibili ako nito at kapag may natitira, nilalagay ko sa freezer. At ito nga yung pinaka-favorite ko, blueberry muffins. Kaya lang parang kamo yung kalalaki guys at dapat 2 packs ang bilhin mo for 600 pesos. At masarap din itong croissant or croissant in Japanese. At meron din silang mga tindang cakes na super mura. So 1,000 plus lang yung isang sobrang laking cake guys. And of course, ayan, kung may birthday ang iyong kid, pwede rin magpa-reserve dito at bumili ng cakes. Meron din silang strawberry shortcakes. Dito naman yung corner ng mga meat products. Yung Wagyu beef guys, 400 pesos yung 100 grams. At dito ako bumibili ng chicken na whole guys kasi sa mga supermarkets, usually nakat na yung mga chicken na binibenta nila. At dito ka makakabili ng murang roasted chicken for 350 pesos. Yung mga binibenta nilang pagkain, dito na rin nila niluluto or ginagawa. So makikita mo guys na talagang malinis yung pagkakagawa ng mga tinda nilang pagkain. At natuwa nga ako dito kay Kuya kasi sobrang bilis niyang gumawa ng pizza. Ayan guys, sobrang dami ng cheese ng pizza nila. At dito yung mga sushi corner. Ayan, ang sarap ng itsura guys. Pero sobrang dami ng servings. At ayan, nasaktuhan ko ang bagong luto yung kanilang free taste na salmon. So tara, tikman natin. Actually, bumili na ako guys. Pero sabi ni ate, tikman ko daw pagka-ihaw.
Pag pumunta ka dito sa Costco, guys, kahit wala kang bilhin, pwede kang kumuha ng free taste. At mabubusog ka talaga sa sobrang dami ng free taste na pwede mong kainin dito. Meron din silang ino-offer na drinks like coffee, juice, at iba't iba pa. May free taste, expect mo na nadudumugin ng mga customers, kaya pipila ka talaga para makakuha ka ng libreng free taste. At mukhang sinisipag ang Mr. O, kaya naman nag-offer siyang i-video ako habang namamalengke. At ayan guys, mukhang feel na feel kong itulak yung pagkabigat-bigat na cart. At kakatingin ko nga dito guys, may nakita akong frozen mango. Nakita ko nga yung asawa ko, naghahanap siya ng honey. Kaso yung honey nila guys, yung isang lalagyan, 3 liters ang laman. Hindi naman ata namin mauubos yan. Ikot-ikot pa nga ako para tumingin ng pwedeng bilhin. At nakita ko nga itong tinda nilang bulaklak. Super gaganda. At dito sa corner na to, mga tinda nilang bags, suitcases, at iba't iba pa. So, maaaliw yung mata mo guys kasi sobrang dami nilang paninda. And more chocolates. Dahil lunch time na nga guys, umorder ako ng cheeseburger. At sinamahan ko na din ng drinks. So yung drinks nila guys, self-service din. Ikaw maglalagay ng iinumin mo. At kapag bumili ka nga ng drinks guys, unlimited siya. So pwede kang kumuha kahit ilang beses pa. At swerte nga kami today kasi may vacant seat kaming nakuha. At ayan, tikman na natin ang kanilang pinagmamalaking cheeseburger. Ang kanilang burger ay nagkakalaga ng 350 pesos pero sulit guys kasi sobrang laki ng kanilang serving. American size talaga. At tignan nyo naman yung loob niya. Full loaded with lettuce, tomatoes at ang kanilang patty. Sobrang sarap. Kapag nagawi kayo sa Costco, don't forget to try this cheeseburger kasi sobrang sarap niya guys. At sulit na sulit mo yung bayad mo talaga kasi mabubusog ka. Hindi rin siya masyadong maalat. Malalasahan mo talaga yung lasa ng beef patty at mga vegetable na nakalagay dyan sa loob niya. Ang New Year's resolution ko guys, mag-diet. Pero kapag ganito naman ang pagkain, hindi talaga ako makapagpigil. Mapapakain talaga ako. Bago ka nga lumabas guys, ayan, iche-check nila yung receipt. So don't forget to keep it kapag namili ka dito sa Costco. At ito yung kanilang parking space. Sobrang luwang niyan guys, pero napupuno yan. At minsan naghihintay pa kami ng mga alis para lang makapag-park. Sunod naman nating puntahan ang kanilang gasoline station. So kapag member ka ng Costco guys, pwede kang magpagasolina dito. At mas mura ng 12 yen or nasa 6 pesos ang kanilang gasolina compared sa ibang gasoline stations. And we are on our way home. Naisipan nga naming dumaan sa Plum Trees Plantation kaso masyadong maulap at medyo parang uulan. Kaya yan, dumiretso na kami ng bahay at umuwi na lang. So thank you guys for watching. See you on our next vlog. Arigato!